Hoy mga malaya and welcome back to Batara's Alternative Lifestyle. My name is Batara at kung bago ka sa akin channel at mahilig ka sa mga kakaibang bagay katulad ng mystery, culture, nature, and adventure, huwag mong kakalimutang i-click ang subscribe button below, hit the like icon, at syempre ang notification bell para ma-notify ka sa mga susunod pa nating videos. At bago tayo magsimula mga malaya, gusto ko lang kayong i-inform na this video is sponsored by one of the leading distributors ng mga authentic Himalayan salt products here in the Philippines. At yan ay ang City Price Himalayan Salt International Trading. Ang Himalayan Salt actually napakalaking benepisyo yan sa ating health. Hindi lang physically but also energetically speaking. And in terms of energy, kung may pinagdadaanan ka, especially sa mga panahon ngayon na usaping pag-ibig, usaping puso, emotion, so best ito sa mga may mga traumatic experience in terms of love, may mga pinagdadaanan sa pag-ibig, or nahihirapang makatulog, stress. So kapag may ganito ka sa kwarto mo or sa sala mo, matutulungan ito mag-cleanse ang energy na sa paligid mo para mas maging maganda ang vibration. Tagpuan ng City Price Himalayan Salt International Trading sa Block 1A Lot 8 Camellia Alessandra Molino, Bacoor City, Cavite, at ang store hours nila is from 10 a.m. to 8 p.m. Monday to Sunday. Also, their contact number, yung landline, is 046-546-1246. And for their smart mobile number, that's 0928-477-4961. And for their Globe mobile number, it's 0906-0377-616. So, contactin nyo lang sila guys kung gusto nyong bumili ng mga ganito kagandang mga Himalayan salt. And again, sa personal experience ko, napakalaki na itulong nila sa akin in terms of energy, in terms of pagiging kalmante at mas makatulog ng maayos. So, get your Himalayan salt product now. So let's go and simulan na natin ang ating reading today. So let's go ahead. So ang pinaka-question natin ngayon ay, eto na, ano nga ba ang kamusta na nga ba ang buhay pag-ibig mo ngayon? Okay, so aalamin natin ang estado ng iyong buhay pag-ibig. So sa mga single dyan, so sa mga may mga pinagdadaanan, or sa gusto lang malaman at curious lang kung ano bang meron sa kanilang buhay pag-ibig this time of the year. Now again, this is a timeless reading, kaya don't worry kung anong oras nito makita. So shuffle ko lang ang cards. Again, mamimili lang kayo ng isang set of cards. At may mga timestamps sa comment area, ipipin ko doon pati sa description area. So kung may mga mapipili na kayong set of cards, diretso na kayo doon. So ayun na nga, meron tayong apat na sets ng cards dito. So ang gagawin nyo lang, mamimili kayo kung 1, 2, 3, or 4. Again, isang set lang po ang pipiliin ninyo for this pick a card reading. That is first set, second set, third set, and fourth set. Now, I want you guys to relax and kalma nyo lang sarili ninyo. Kung meron kayong pinagdadaanan emotionally, huwag nyo muna masyadong isipin. Just inhale and exhale, relax lang kayo para makapag-focus kayo at makuha nyo mismo ang tamang card for you. Okay? Now, if you need to pause this video para mas makapamili pa kayo, just do it, pause the video. Kung nakapamili ka na, let's go ahead and start the reading. Okay? Okay, para sa mga nakapili naman ng ating set 1, so ito na ang inyong card. So again, ang isipin nyo ngayon, kamusta na ba ang buhay pag-ibig mo ngayon? This is a timeless reading, kaya kung anong araw man ito nabuksan, anong araw man ito na nakita ngayon, that means ito yung tamang panahon para marinig mo to. At kung mag-resonate or mag-vibrate to sa'yo, then that's good. If not, marami pa tayong mga pick-a-card reading sa dating na mga araw. Or pwede mong i-check ang iba ko pang pick-a-card reading or even sa ibang mga channel here in YouTube, okay? So first, your first card is reflection. Ang reflection card is nangangahulugan ito na kailangan mong magnilay-nilay, okay? Kailangan mong maging mas tignan ng pansin yung kalooban mo. Huwag ka masyadong magpadalos-dalos mag-desisyon tungkol sa buhay pag-ibig. Ngayon,
Alam ko na maaaring marami kang pinagdaanan emotionally lately. Maaaring nahihirapan kang isipin kung paano mo ba ito masolusyonan ang mga emotional issues sa life. Pero sa ngayon, kailangan mo muna ding i-examine, is it really important? Kailangan mo ba talagang pag-focusan ang buhay pag-ibig mo ngayon? Kasi ang pinapakita ng reflection card dito is, maaaring na-overwhelm ka lang sa mga nangyayari sa buhay mo ngayon na parang akala mo kailangan kang mag-focus sa kanya. Akala mo na kailangan mo siyang bigyan ng atensyon ng sapat. Pero actually, kung tutuusin, sinasabi dito na mas kailangan mong bigyan ng atensyon ang sarili mo kasi hindi mo na ito nabibigyan ng sapat na atensyon. So, kailangan mong bigyan ng atensyon ang iyong sarili compare pa sa iyong partner, boyfriend, or girlfriend, or asawa. Your second card is eternal love, happiness, harmony, and fulfillment. So, eternal love. So, kung natatakot ka na parang wala na magiging kabuluhan ang iyong buhay pag-ibig habang buhay, adyan ka nagkakamali. Kasi this time, pinapakita na time will come, makakatagpo ka rin ng tao na nararapat sa'yo. Or kung ano man yung mga nangyayari ngayon sa buhay pag-ibig mo, in the end, makakahanap ka rin ng solusyon na ikabubuti mo at magiging masaya din ang buhay pag-ibig mo. So, huwag ka masyadong mag-alala if currently dry or not that happy ka in terms of emotion, parang may kulang. Kung feeling mo wala ka masyadong ganap sa buhay pag-ibig, kung single ka man, sabihin na natin na wala kang partner ngayon, or meron kang tina-target pero hindi mo masyado makita yung possibilities, huwag ka mag-alala kasi may magandang transition na magaganap sa mga panahon na to. So, right now nga lang, sinasabi dito na humanap ka muna ng mga iba pang diversion in terms of love, pwedeng sa friends and sa family. Hindi worth it yung ibinibigay mong attention sa kanya kasi hindi rin naman na-appreciate. Makakaramdam ka ng pagod ngayon in terms of pag-aantay sa kanya na makita niya yung worth mo. Right now kasi talagang kailangan mo munang mag-focus sa sarili mo at mag-apply ka ng balance sa life. Huwag muna puro love life kasi emotionally kailangan mong i-balance. Emotionally and physically and mentally kailangan i-balance mo lahat ng mga nangyayari sa buhay mo ngayon dahil hindi na masyadong balance because of too much attention sa love life. So technically for this time, no, hindi masyadong binibigyan ng impact o hindi masyadong pinupush ng universe na mag-focus ka sa love life. Instead, mag-focus ka muna sa sarili mo. Love yourself muna. I-check mo muna yung mga needs mo bago muna yung mga ibang bagay emotionally na magtungkol sa ibang tao or sa mga partner. So again, sayang lang kasi baka hindi niya mag-get o hindi niya ma-appreciate yung worth at effort mo. Kaya pag-isipan mo munang mabuti ang lahat ng mga actions mo in terms of love life. Better, again, focus muna sa sarili. Okay? So, sa mga nakapili naman ng second set, ito na ang inyong reading. Ang reading natin is, kamusta ba? Ang reading natin for you guys today is, kamusta ba ang inyong buhay pag-ibig? Tandaan natin na this is just a guide, so maaari pang magbago sa mga darating na mga panahon. Pero right now, confused. Okay, so meron ditong card na ito yung liberation. So, this card, nag-represent ito ng freedom or breaking free from a negative attachment. Kung committed ka at nagkakaroon kayo ng problema na para bang gusto nang mag-end ng lahat ng bagay sa relationship ninyo ngayon, sa totoo lang, it is better to let go. Okay? Kung nasa estado ka na para bang kailangan mo nang hiwalayan siya pero hihirapan ka or hinihiwalayan ka pero ayaw mo pa, sinasuggest ng mga baraha dito na it is better to stop the relationship kaysa mag-continue ito nang hindi naman nagwo-work na ng maayos. Ang second card mo dito is apprehension. So, moving out into the world, doubt and fear. Actually, natatakot ka lang na lumabas sa sitwasyon mo ngayon. Natatakot ka lang na hindi mo magawang mag-survive sa moving on process. Pero kung tutuusin, mas magiging maganda ang buhay mo if you'll get out from that relationship kasi toxic na siya. Ngayon, maaaring sabihin mo na pwede pang ipaglaban eh. Pero check mo kasi ang tagal mo nang pinaglalaban to, ang tagal mo nang hindi
hindi makita ang solution. Parehas na kayong nahihirapan, parehas na kayong hindi nagiging masaya sa isa't isa. So kung gusto nyong maging mas kampante ang buhay ninyo ngayon, better give up the relationship, kasi hindi naman matatapos ang buhay kung wala kang love life. And napakahaba pa ng panahon, napakahaba ng pagkakataon. At the same time, habang nasa relasyon kayo, this is the search card, may emptiness. Ang search card, pinapahiwatig nito na meron kayong mga happiness na hinahanap na wala sa inyong dalawa. So kahit anong gawin ninyo sa ngayon, mahihirap at mahihirapan kayong intindihin ang mga bagay-bagay sa inyong dalawa, yung mga sitwasyon nyo, yung mga priorities ninyo, kanya-kanya kayo ng mga prioridad. Alam ko na hindi ganun kadali ang desisyon na ito, pero masyado nang matagal ang inantay ninyo para bigyan ng tuldok or decision ang itong ang sitwasyon ninyo ngayon. So better make a decision as soon as possible, kasi the more natatagal, mas magiging toxic ito, at even yung mga career ninyo ay masasacrifice because of your love issue. Pag-isipang mabuti, and after mong makipagrelasyon nito, siguro at least for 5 months to 6 months, huwag ka munang mag-try na makipag open ng door masyado in terms of love. So mag-focus ka muna sa career. After 6 months, so that is the best month for you na makipag-mingle ka ulit, makipag-kilala ka ulit, or go for dating. But at least within 6 months after this relationship, mag-cleanse ka muna ng pangyayari. So relax muna, wag masyadong maging atat muna agad to jump to another love life, okay? And your last card here, the Sacred Earth Mother. So this is a good card. Itong card na to is nangangahulugan lang na hindi ka pababayaan ng universe. Whatever the thing na nangyayari ngayon sa iyong buhay, pag-ibig, kung ikaw ay hindi ganun kasaya at nahihirapan kang na-let go ito, in the future, nakikita ko dito na mas magiging masaya ka sa feeling ng iba. Masakit siyang pakinggan, masakit siyang unawain, pero you have to hear this kasi nagsasuffer ka na for many days now or even months. So, wag na natin masyadong bulahin pa ang sarili natin. Bigyan mo na ng justice at gawin mo nang maging malakas, na maging matapang sa pagdesisyon na tigilan ang relationship na to kasi hindi na siya maganda. Now, para naman sa mga single, no, kung single ka at itong mga card na to ang lumabas, ibig sabihin lang nito na this is not the best time for you para maghanap ng partner. This is not the best time for you na mag-jump sa isang relationship. Better focus sa career muna. Hindi rin ito, kumbaga, ikaw mismo ang hindi ready eh. Hindi dahil sa makakakilala ka ng taong hindi ready. Ang problem kasi sa mga single ngayon, kapag nag-jump ka sa isang relasyon, hindi yung partner mo magiging problema, kundi ikaw. Kaya kung single ka at ito yung napili mong baraha, yun yung reading for you for as a single person, okay? Pero the rest na nasabi ko, that's for committed or para sa may mga love life. Alright, so sa mga nakapili naman ng third card, ito na ang inyong reading. So third card, kamusta nga ba ang buhay pag-ibig mo ngayon? Okay, so alright, so mga nakuha natin dito is bare essential, the naked truth. So bare essential, the naked truth, actually yung relationship nyo naman, kung tutuusin, may spark pa siya. Kung tutuusin, mayroon siyang fire na natatago. Kailangan nyo lang magtulungan. Kailangan mo lang maging honest sa isa't isa. Kung nagkakaroon kayo ng problema ngayon about trust, may isa pang chance na pwede nyo bigyan ng pagkakataon, kumbaga, ang isa't isa. Dahil kumakapit pa, kumbaga, mayroon pang fire ako nakikita, mayroon pang passion. Pero kailangan nyo maging honest sa isa't isa. Yun ang pinakamahalaga. Now, after this one, kung hindi na talaga nag-work, nagbigay na kayo ng chance sa isa't isa, then that's the right time para mag-decide kayo to give up. But right now, try to at least arrange your situation, fix your situation, kasi meron pang magandang vibration at connection na ipinapakita. And kung ikaw yung nasa side na lumalaban pa,
just keep doing it hanggang sa ma-realize tong partner mo na you are still fighting. But remember, siguro bigyan lang natin to ng time frame. After 3 to 5 months, if ganun pa rin na nangyayari, mag-decide ka na mag-transition to giving up. Okay? And your relationship is actually, kailangan lang mag-heal. Problemado lang ang relasyon nyo ngayon. Problemado lang ang buhay, pag-ibig mo ngayon. Bigyan mo lang ng tamang time. Kumbaga, bigyan mo lang ng rest. At kung single ka naman, sa mga single naman na part na to, is hindi ka pa totally move on sa experience mo sa past, kaya huwag mo to bili. Huwag masyado magmadali this time kung single ka. Hindi ka pwedeng munang, alam mo yon, mag-date kung kani-kanino. Let that person come to you. Kasi may nakikita ako na within a couple of months, may mamimit ka isang tao accidentally or hindi mo talaga intention na makikilala. Like, hindi ka nagpupunta sa mga dating apps or hindi ka talaga naghahanap personally. Kundi siya mismo ang pusang lalapit at malapit na rin itong darating sa'yo. Kaya huwag ka mag-alala if single ka. Okay? And the rest ay para yun sa mga committed, yung kaninang nauna. And for committed as well, malalagpasan nyo pa yan. Kung nagkakaroon ka ng problema sa pag-ibig emotionally, malaki pa ang chance. Kasi meron ka ditong Ganesh card, clearing away obstacles, protection, and guidance. Matuto lang kayong makinig sa mga advices sa inyo. Matuto lang din kayong i-accept yung mga mistakes mo. Kumbaga, appreciation and acceptance ang key para mag-survive pa ang relationship mo. And also, fear, night wind. So, ito naman is tungkol sa takot. I know na marami kang doubt, marami kang takot na ano bang gagawin ko, pagpapatuloy ko pa ba or hindi, nakakatakot ng ituloy. This time around, isasuggest ko na i-face mo yung fear mo by still fighting. Okay? Fight for whatever love na meron ka kasi ngayon, meron pa siyang chance na mas maayos. Ngayon, kung may cold war kayo, yung indirect problem, yung walang pinag-uusapang problema pero ramdam na may problema sa isa't isa, confront your partner nicely. Kumbaga, kausapin mo siya sa magandang pagkakataon para hindi na lumaki pa in the future. Kasi right now, may pinapakita rin na indirect conflict. Yung parang deadmahan time o hindi masyadong pinag-uusapan ng mga bagay-bagay. At para din sa mga single, tong card na to, hindi ka pa ready to commit. So, kaya single, I'm sorry. Huwag mo munang masyadong hanapin ang loved one mo ngayon or hanapin yung lover mo ngayon kasi hindi mo siya dapat hanapin dahil darating na siya soon, kaya relax ka lang, okay? Alright, sa mga nakapili naman ng set 4 ng card natin, ito na yung reading. Kamustahin natin ang buhay pag-ibig today. Kamusta na nga ba ang buhay pag-ibig? Set number 4 or the last number or the last set rather. Okay, actually napakaganda ng simula ng card. This is the Flame 3. Okay, now dumun na tayo sa mga relasyon. Kung sakasakaling may mga problema ka or kaka-end lang ng relationship, huwag ka mag-alala kasi hindi magtatagal, magkakaroon ito ng kapalit na napakagandang relasyon. Maaaring hindi man perfect relationship ang papalit, pero better than your current relationship. Now, kung nasa relasyon ka pa rin at hindi ka pa rin nagkakahiwalay pa or currently may pinagdadaanan ka pa sa relasyon mo, pinapakita lang dito na go with the flow lang, huwag masyadong ma-pressure. I-consider mo pa rin na i-balance ang life mo, huwag masyado ding bigyang diin ang pag-aasikaso sa love life. And gawin mo lang na parang kung hindi niya kaya mag-adjust, ikaw na yung mag-adjust muna sa ngayon. Bigyan mo muna ng time din siya kasi napipressure din yung partner mo sa'yo. Baka masyado mong nabibigyan ng parang napipressure ang iyong partner because of your presence. So kailangan mong maghunos dili. Din masyado maging dominante para hindi naman ma-pressure ang partner. So sa ngayon kasi ang maring nireklamo ng partner mo sa'yo ngayon is yung pagiging ma-pressure ng sitwasyon. So, parang about your attitude. So, kailangan mong tignan yung part na yun. Maaaring sometimes hindi natin matanggap na tayo yung may problema, pero I'm telling you, kailangan mong mag-adjust in terms of your
actions at mga bagay na ipinapakita sa kanya kasi hindi niya ito na-absorb fully. Maaring magandang intention mo pero hindi niya ito psychologically and emotionally naiintindihan. So find a way na mas maintindihan niya at mas maunawaan niya yung mga plano mo at yung mga gusto mong gawin sa buhay. Also, ang sabi dito, just keep focus sa dream. So kasabay ng iyong love life situation ngayon, pinapakita dito na yung life mo is magiging successful kung sakasakaling matuto ka na tanggapin ang mga mistakes mo in terms of love life. Magiging successful ka kapag dumating yung time na mauunawaan mo yung mga mistakes mo. This is the right time na magnilay-nilay para alamin yung pagkakamali mo at hindi lang pagsisisi o pagbibigay ng paninisi sa partner mo. Maganda na i-balance mo ngayon ang career at ang love life mo. Wag lang yung puro love life, okay? Next card is cleansing. Emotionally, purification rather. So this card, nangangahulugan din ito na kailangan mo magkaroon ng, sabihin na natin na kailangan mo magkaroon ng pagninilay-nilay at pag-cleanse ng sarili. Iwasan mo na yung mga issues from the past. Huwag mo na masyadong isipin pa ang mga past issues. Kung may mga related sa mga ex or may mga related sa mga past people, kung may mga related sa mga past problems, huwag nilang ipabalik-balik pa kasi ito yung magiging susi or rather, ito yung magiging dahilan kung bakit mas magiging hindi kagandahan ang magiging flow ng relationship. Kasi pinapakita dito na kailangan nyo munang mag-move on together sa mga past issues and love-related issues or anything na may connection sa inyong dalawa sa nakaraan. Mga problemang hindi na matapos-tapos pa, ulit-ulit lang na pinag-uusapan na hindi naman kailangan. So, you have to move on from that situation para mas maging maayos ang inyong relationship at maging mag-prosper pa. Kung single ka naman at yung mga card na to ang mga nakita mo, don't worry kasi may pinapakita na malapit na paparating na mga energy na posibleng magdala ng mga partner na mapagpipilian. More than one possible prospect tayo dito ngayon sa mga singles. So, enjoy your love life kasi maraming nakikita tayo dito na posibleng someone na maaari ninyo maging karelasyon soon. So, medyo huwag tayo masyadong magmadali, huwag tayo masyadong maghanap kung sino-sino kasi marami namang darating this time around. Kaya expect ninyo merong one or two person na prospect na maaari kayong ma-involve or ma-attach sa tao na to. And possibly maging partner nyo soon, okay? So last card is remembrance. Ito yung remembrance naman sa may mga partner. Ito yung sinasabi ko nga kanina na huwag masyadong problemahin ang mga bagay na tapos na problemahin agad. Instead, matuto kayo sa mga napagdaanan. Kasi parang ang nangyayari ngayon, maganda sana ang evolution ng love or relationship. The thing is, laging hindi kayo nakaka-move on sa mga previous problems. Kaya instead na okay na, pag dumating isang problema, babalik na naman doon sa isang problema, kaya nagpatong-patong na dapat hindi naman talaga na dapat problemahin pa. Okay? So, just make sure na matuto tayo sa mga past problems at huwag na masyadong paulit-ulitin pa ang mga tapos na. So, yun lang for the last set na nakapili nito. And remember na lahat ng mga bagay ay pwede naman nating mabago depende sa ating current actions. Gawin nyo lang yung best ninyo sa life and for sure everything will be okay. At mahaba pa ang pagkakataon natin sa isa't isa. Ika nga eh, habang may buhay, may pag-asa. Kung gusto mo ng private reading, kontakin nyo lang ako sa aking email which is malayangkayomanggi18@gmail.com or sa aking FB messenger that is batara.baya or pwede mo rin i-check dun sa ilalim sa subscription sa description area below ando dun yung aking contact information. So again, thank you so much at kung gusto nga ulit ninyo ng gantong klase ng mga items or mga Himalayan salt, this is very good for your love life to cleanse the emotion and all para matanggal lahat ng mga negative vibrations sa emotions and love life, just call City Enterprise or sorry, just call City Price Himalayan Salt International Trading at
Yon. So, meron silang iba't ibang numbers na binigay ko na already. So, check nyo lang yung information below dun sa description area ng video. Andun din lahat. So, again, thank you so much mga malaya. My name is Batara Gatbaya at welcome kayo sa aking mundo. Have a good day. Bye-bye!